Hello, what's up? I'm here again. It's your host, Paulo Garces, and welcome to my channel, Paulo Garces and Family. Okay guys, ang ating tatalakayin today is about the use of different BIR form regarding on income tax return. So marami pa rin kasing nalilito kung ano ba ang gagamitin nila sa form na ito. May apat na form na ginagamit tayo dito sa income tax natin. So ano-ano ba mga ito? Ito ay ang 1700, 1701, 1701A, and 1701Q. Okay, bago na tayo mag-umpisa, alam nyo na yon. Please lang, mag-subscribe po kayo sa aking channel para at least lagi kayong updated sa aking video and huwag nyo na rin kalimutang i-hit ang button bell. Unahin na po natin ang BIR 1700 or yung tinatawag natin na income tax return regarding on a purely compensation. So ano ba ang mga, adon ba ito? Ang 1700, ito ay purely compensation o yung sa trabaho mo lang. So ang evidence mo na meron ka ng income regarding dito sa iyong trabaho, meron kang payslip at meron ring ini-issue sa yung BIR 2316 o yung tinatawag nating Certificate of Compensation Earnings. Gagamitin mo itong 1700 kapag ikaw ay mayroong dalawang employer sa loob ng isang taon or higit pa. Please reminder lang na lagi niyong hihingiin yung BIR Form 2316 sa inyong employer kasi obligado naman na kailangan nila ibigay sa inyo to at i-issue kasi ito yung pinapareceive natin every January 30. Ito kasi yung katunayan natin na nagkaroon tayo ng earnings sa loob ng isang taon sa kanilang pamamahala. Next naman natin ang BIR 1701A o yung tinatawag natin Annual Income Tax Return from Individual Earnings in Purely Business and Profession. Sino naman po ang gagamit ng 1701A? Ang mga gagamit lang naman ito ay yung mga na-qualify sa 8% tax rate or yung gagamit ng optional standard deduction from first quarter of the year. Yung 8% na to, ito yung below 3 million. So, kailangan nakapag-file ka rin ng SORM affidavit dito na nagde-declare ka ng below 3 million lang yung kikitain sa loob ng taon na to. Kapag wala kang ganun, hindi mo pwedeng gamitin yung 8%. Whatever reason, kasi ito lang naman yung evidence mo para sa BIR na talagang hindi ka mag-earning ng 3 million. Ang optional standard deduction naman or OSD ay ginagamit ito kapag once na first quarter of the year, kailangan mong mamili kung itemized ba or OSD. Kung hindi ka qualify sa 8%, pwede mong gamitin itong 40%. Okay? Kapag hindi mo ginamit ito by first quarter at pinili mo na ang itemized, hindi mo na pwedeng gamitin buong taon-taon yung each quarter, hindi pwedeng tagpi-tagpi. So, dapat once pinili mo ito, straight again. Straight na ito hanggang katapusan ng taon. Next ay BIR 1701. Ito naman ay Annual Income Tax Return from the Individual including the Mixed Income Earnings. So, please take note na whether above or below 3 million ka, pwede kang gumamit ng 1701 kung ikaw ay gagamit ng itemized deduction or mixed income ka. Ano ba yung mixed income earnings? Ang mixed income earnings ay kung ikaw ay empleyado, then businessman ka rin or may business ka, tinatawag kang mixed income earnings. So, kailangan mo gamitin yung BIR 1701. Hindi ka na rin qualify sa 8% o yung discuss ko naman sa inyo ang itemized deduction. So, ang itemized deduction, ito yung
lahat ng transaction mo sa loob ng isang taon o yung mga ginastos mo sa loob ng isang taon ay i-declare mo. Gagamitin mo ito basta compliant ka na may ORs to, official receipt, o sales receipt, or anumang naka-register o authorized ng BIR para ma-declare mo ito. Ang mga deadline ng mga ITR is on or before April 15 of the next year. Example, kung year 2019 ang iyong ipapile, magpapile ka dapat ng April 15, 2020. Okay, na-discuss na po natin yung tatlong klase ng annual BIR form regarding on the income tax return. Papunta naman tayo sa quarterly. So, wala nang ibang klase kundi nag-iisa lang to, ang 1701Q. Ito naman ay quarterly filing naman to. Same lang naman ang process nito sa annual ITR natin. Pero, ang kinahibahan lang nito, magpa-file ka each quarter sa loob ng isang taon, tatlong beses ka magpa-file, and also may due date to, 60 days after the quarter, kailangan ma-file mo na to, on or before. Ang deadline naman ng quarterly, ipapakita ko na lang sa screen yung mga deadline. Pero mapapansin mo rin naman to kapag meron kang certificate of registration ng BIR, naka-indicate na po yung mga declaration nila doon kung kailan-kailan or deadline ng mga BIR form natin. Please take note lang kung may hawak kayong BIR 2307 o yung certification of withholding taxes sa inyong sales ay napaka-importante nito at maganda ang gamit nito. Kasi once na meron kayong income tax payable, magagamit nyo pong 100% deduction ito sa tax payable ninyo. Example natin, kung meron akong 100,000 na income tax payable at kumita po ako ng almost 1 million in a year and binawasan ako ng 10% each month na nagkukuha ako ng mga income ko. So meron akong 2307 na nagkakalagang 100,000. Kung may income tax payable ako 100,000, i-deduct lang po natin yung 100%, yung 2307 nating 100,000. So equivalent to zero. Wala po tayong babayaran. Kasi nakapagbayad na tayo or nag-advance na tayo nagbayad nung binabawasan tayo ng 10% ng ating withholding agent. Ang affected lang naman sa mga 10% na to, katulad namin mga accountant, mga auditor, mga sales agent, real estate agent, and distributor na kinakaltasan ng 10% or kung sino man yung mga kinakaltasan. Kaya kung may ini-issue sa inyo 2307, hawakan nyo po, itago nyo po. At pagdating ng April 15 na filing, na magkukumpute po tayo ng mga income tax payable natin, pagagamit po natin to. Hindi po to gastos. Nag-advance lang tayo magbayad sa kanila at ibabawas din po natin sa annual computation natin. Okay, hanggang dito na lang tayo guys. So, I hope na marami kayong natutunan. Even though, apat lang ang diniscuss nating mga BIR forms, nalinawan na rin po kayo at hindi na po kayo malilito kung ano pa ang gagamitin ninyo. And please take note, kung may mga kaibigan kayong mga accountant, magtanong-tanong na lang din kayo sa kanila. And pinaka the best is sa BIR para at least ginaguide lang po din kayo kung paano po gamitin to. Importante dito is nakakapag-comply po tayo once na register taxpayer na po. And isa lang naman ang hihilingin ko ulit, pakipindot po ang pulang button na to. And once marinig nyo po ito, i-click nyo na rin po. Para at least ma-update na rin po kayo sa susunod na video na i-upload po natin. Okay, hanggang dito na po. See you on my next video. Bye!